Magandang araw guys, welcome po sa aking channel. Ngayon, tatalakayin natin is yung air cleaner. Kasi yung iba, tinatanggal nila yung ram, yung tubo ng intake. Ito kasi yung inlet niya. So, pag mapasukan to ng tubing, then siya sa filter. Tapos filter, doon ay dadaan sa ram yung hose niya para sa intake. So, ito yung inlet, so, tatanggalin natin muna. Shoutout pala kay Far, rider namin, kay King Moksan, kay Junjun, kay Tax Lala, tsaka kay Carmi. May pitong bolt yan siya para makita natin kung gaano. Kasi ito, tanggal ko to noong 3,000 kilometers. So ngayon 3,700 30 ata. So, yun, check natin kung gano'n siya kadumi. Tagalin mo natin to. So guys, ang kailangan nyo lang is Phillips screw. Ito po. Yan. So tanggal na siya yung pito. Screw bolt. Yan po. So yun, no? Ito kasi yung inlet. Kasi sa labas. Kasi yung ram. Iba kasi tinatanggal to. So kung tatanggalin mo, diretso siya dito yung dumi. Diretso yung dumi dito. Pero yung advisable talaga niya is 10,000 or 1 year. 12 months or 10,000, which may come first. Tingnan mo nga, 3,700 plus pa lang. Every 5,000, palit ka talaga ng ganito para sure. Pero meron naman yung mga washable. Pwede din yun. Pero dapat meron ka pa rin extra ng original. So, pag dito ka lang sa... Dito ka lang sa city nyo, sa lugar ninyo, gamitin mo yung original. Tapos kung medyo mag-travel, mas maganda kasi yung isa yung, lalo na yung washable kasi malaki yung filter niya. So mas makakapasok ng maraming hangin. So may chance talaga na lakas yung makina natin. Kasi mas maraming nahigop na makina, na hangin pala. So yun oh, dumi. Tatalakayin din natin kung bakit minsan may oil sa loob dito. Kasi nga yung breather ng makina saan dito. So may chance na naibasa ang konting oil. Oh. So kung marami talagang oil ang makina mo, maraming laman, instead of 800 milliliter lang or 800 ml, gawin mong 1 liter, minsan, maapaw kunti yung oil dito. So, hindi yun maganda. At saka, siguro din kung medyo sira na yung piston mo, yung compression mo, yung cylinder mo, at saka yung ring, kahit 800 lang, lalabas talaga yung oil. Pero ito, 5 months old pa lang, 3,700 pa lang takbo. So, yun. So, ang iba, pinapalitan to, washable, okay lang. Para sa akin, okay lang. So, depende na yan sa paano mo siya gamitin. So, kung tanggalin mo din to, imagine na lang yung dumi andito. Kasi dahil nito. Kasi nakaganyan siya. Tsaka yung paloob niya, yung dumi mismo, pasok dito. So, parang tinapon lang niya dun. So, pag dito, tapos kung may tubig siya mix, dadaan siya dito, mahulog siya. Yan o, may butas. Nahuhulog yan siya. So guys, kung yung iba kasi kinukuha nila ganito, actually okay lang. Sa kanila man din yung motor, hindi na tayo magre-react doon. Pero huwag kang dadaan sa maulan or ulan, tsaka yung maputik, tsaka mabasa na daanan. Yung, kasi hindi naman lahat ng daanan, walang tubig, so
kung may yung sa may mga tubig, yung babahain na lugar or yung may basta daanan na medyo basa, huwag mong daanan kung may tubig. Kasi diretso siya sa filter. So kung mabasa yung filter, anong mangyari? Yung moisture na dala nito, dulot nito na may tubig, papasok siya dito sa RAM, papuntang intake, papunta din, madaanan niya total body, barbula, tsaka dadaan na doon sa piston, tsaka sa ring. Anong mangyari? Actually guys, kung palagi ang mangyari sa motor mo, o frequent mangyari sa motor mo, ang mangyari niyan, masira yung magasgas yung cylinder mo. So yun, pag magasgas na siya, o usok siya, kakain na siya ng oil, may time, may chance talaga na masira ang makina mo. So, kung daily use lang siya as service, pwede lang wag kunin to. So, again, kung kunin mo, wala namang problema. Basta sa'yo na yan na, kasi upgrade yan eh. Maganda pakinggan. Yung takbo mo, mas madaling magtaas yung speed. Kasi nga, nakakahigop siya ng mas volume na hangin. Kasi sa racing talaga, pag racing, tinatanggal talaga ito lahat. Dun sa RAM niya, papasok sa throttle body, minsan tinatanggal o yung konti na lang, pag ganun na lang, di lang mabasa sa tubig. So, ganun lang ginagawa namin, mga racer. So, yun na lang siguro sa ngayon. At least natalakay natin yung air cleaner. Alam ko kaya niyong gawin kasi pito lang yan at saka screwdriver lang. 4,000 kilometers pa lang. So ganito na siya ka medyo kadumi. So sa akin gusto kong comfortable riding. So babaguhan natin siya. Gusto ko kasi na medyo nakaka-bit ng maayos yung makina natin. Kasi parang ito. Kasi parang ito kuha na siya, barado na siya kung medyo gusto mo ng arangkada, magandang power, so palitan natin. At saka ito naman, indicator kung may laman, tubig, kasi dito yan siya, sa loob. Yun. Pag may tubig nakapasok, so dyan ang indicator niya, so tanggalin mo lang to. Gamitan mo ng long nose plier o yung adjustable plier, conventional plier. So, tanggalin mo, i-drain mo yung tubig, balik mo na naman ang gamit. So, guys, magandang araw ulit. Huwag nyong kalimutan i-like, subscribe na rin, hit the notification bell at saka mag-share na rin. Salamat, gracias, adios.